Welcome back mga kasama. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa mga beam o biga. Ito ang bahagi ng isang istruktura na nagdadala ng bigat o load sa bawat floor o palapag ng isang gusali na dinadala naman ng ating column o poste. Subalit, alam nyo ba na dapat tama ang panloob na mga materyales maging ang pagkakaayos at bilang ng mga bakal nito? Dahil kung hindi, maaaring masira ito at magdulot ng kapahamakan sa atin. Kaya dapat alam natin ang pangunahing kaalaman patungkol dito upang maiwasan ang mga sakuna tulad nito. Alam nyo ba na may dalawang uri ang failure sa ating mga beam o biga? Una, ito ang tinatawag na shear failure o ang pagkapunit ng ating biga. Pangalawa naman ay ang tinatawag na flexural failure o failure sa pamamagitan ng tensyon sa ating mga biga. Dapat alam natin ang simpleng dahilan kung bakit din natin dapat tinitipid ang paglalagay ng mga bakal sa ginagawa nating gusali o istruktura. Bilang manggagawa, alam dapat natin ang tamang paggawa para sa kaligtasan ng lahat. At bilang may-ari naman ng gusali o istruktura, dapat alam mo din ang mga detalye sa paggawa nito. At dapat natin isipin na may dahilan kung bakit may mga ganitong bahagi ang ating gusali o istruktura. At dahil ikaw ang gagamit ng gusaling ito kapag ito ay natapos, alam dapat natin ang sapat na dahilan kung bakit kailangang maayos ang pagkakayari nito. Una nating pag-usapan ang tinatawag na shear failure. Alam nyo ba na hindi lang tayo ang nai-stress? At maniwala man kayo o hindi, pati ang ating mga biga at poste ay nai-stress din. Tama, di lamang po tayo ang nakararanas noon, pati po ang ating bahay o gusali. At nangyayari ang pagka-stress na ito kung labis at hindi na kayang labanan ng ating mga biga ang bigat na pasan-pasan niya, kung saan wala nang tinatawag na shear resistance o ang kakayahang labanan ng ating biga ang anumang stress na dulot ng puwersang ito. Kaya nagkakaroon ng shear failure. Ganito po ang itsura nito. Ang bawat materyales ay may kanya-kanyang tinatawag na shear strength o ang kakayahang labanan ang puwersang maaring pumutol dito. At kadalasan, makikita ang shear failure sa lokasyon kung saan malapit sa poste o haligi. At ito ay makikita sa pamamagitan ng mga diagonal cracks o mga pahalang na mga biyak malapit sa poste na nagbibigay sa atin ng babala sa maaaring mangyari sa darating na panahon. Kaya, kapag kayo ay nakakita ng mga anilyo o stirrups sa mga ginagawang gusali, tandaan na ito ang tutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng shear failure. Kaya, huwag nating isipin ang gastos sa paglalagay nito kung buhay naman natin ang nakasalalay dito. Pag-usapan naman natin ang ikalawang klase ng failure sa ating mga biga. Ang flexural failure naman ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mahinang resistensya ng ating biga sa pagkakaunat o pagkakahatak na kadalasang makikita sa gitnang bahagi ng ating mga biga. Dito,
Ang stress ay nakasentro sa pinakailalim o sa pinakagitnang bahagi ng ating biga at maging sa ibabaw malapit sa poste. Maaring ang ating failure ay tawaging brittle flexural failure na kakikitaan ng pagkabasag ng kongkreto bago pa man bumigay ang bakal nito. Alam nyo ba na napaka-delikado po ng ganitong failure? Dahil hindi na tayo makakakita pa ng anumang babala o warning. Bigla na lang babagsak ang ating biga. Ayaw naman natin na mangyaring tulad nito, di ba? Kadalasan, ito'y nangyayari kung ang ating biga ay tinatawag na over-reinforced. Kung masyadong madami ang bakal kumpara sa kailangan. Hindi po ibig sabihin na kapag mas madaming bakal, mas matibay na po ang ating bahay o gusali. Hindi po ganon. Kaya kailangan ninyong kumonsulta sa mga inhinyero o mga arkitekto para po masiguro na tama ang bilang at uri ng bakal na ating ginagamit sa pagpapatayo ng ating mga bahay. Nangyayari naman ang tinatawag na ductile failure o ang unti-unting pagbaluktot ng ating biga. Kapag ito ay nakaranas na ng sobrang stress, ibig sabihin nito, ang ating biga ay nagbibigay ng babala na tayo ay dapat nang lumikas sapagkat unang bibigay ang bakal kaysa sa kongkreto na mas mainam kung ikukumpara sa tinatawag kanina na brittle flexural failure. Kaya tandaan natin na kapag sobra ay masama at kapag kulang ay bawal. Dapat sa tama lamang. Kaya iba na rin kung tayo ay sasangguni sa mga eksperto. At syempre pa, iba na ang may alam. Alright! If you have learned from this channel, please like and subscribe to get updated with our future discussions here. Thank you. God bless us all. Shout out po sa sumusunod. Maraming salamat po sa walang humpay ninyong pagtangkilik sa ating channel.